cat na si Cynthia Luster. Ito na pala ang buhay ngayon matapos iwan ang mundo ng showbiz. Ating kilalanin at ating balikan ang dating sikat na artista na at kilala bilang isang magaling na martial arts artist na si Yukari Ōshima o mas nakilala sa pangalang Cynthia Luster. Maraming nagtatanong kung nasaan na kaya siya at kung ano na ang nangyari sa kanyang buhay ngayon matapos niyang iwan ang mundo ng showbiz. Noong panahon ng dekada 90, dahil hindi pa makabago ang teknolohiya at wala pang mga gadgets, ang isa sa pangunahing libangan ng mga tao at kabataan ay pakikinig ng radyo, pagbabasa ng dyaryo at panonood ng telebisyon. Taong 90s nga ay naging popular ang ating Team Asia na palabas kung saan sumikat sila Bruce Lee, Jackie Chan at Jet Li sa mga pelikula na may kasamang martial arts at kung fu. Dahil sa kanilang kasikatan ay madami ang kanilang naging tagahanga at ang iba ay naging inspirasyon sila upang subukan ang mundo ng showbiz industry. Si Cynthia Luster ay isang Japanese actress na pinanganak noong December 31, 1963. Isa siyang Japanese nationality dahil ang ama niya ay isang matagumpay na Japanese businessman at ang kanyang ina naman ay isang fashion designer sa bansang Japan. Ang hindi alam ng karamihan ay bago pa man naging matunog ang pangalan ni Cynthia Luster, dito sa ating bansa ay nauna na siyang sumikat sa Hong Kong dahil sa kanyang mga action movies na ginampanan doon. Noong kapanahonan ni Cynthia Luster, dahil sa kanyang taglay na talento ay kinilala rin siya bilang isang Japanese brightest female martial artist. Nag-aral si Cynthia Luster sa kanilang bansa ng martial arts kung kaya naman tila sanay na sanay ito sa kanyang mga galawan sa pelikula. Bago pa man makilala si Cynthia Luster dito sa bansa, ay una na siyang nakilala bilang isang kontrabida sa panood na bioman na paboritong panoorin ng mga kabataan. Ilang taon nang lumipas ay humina na ang karera ni Cynthia Luster sa Hong Kong. Kung kaya naisipan itong magtungo sa Pilipinas upang magsimula ulit ito sa kanyang karir. Noong dekada 90 ay agad naging matunog ang kanyang pangalan sa Pilipinas dahil sa angkin at natural nitong talento sa martial arts. Ilan sa mga pelikula na nagawa ni Cynthia Luster sa bansa natin ay Once Upon a Time in Manila, kung saan nakasama niya rito ang kilalang aktor at komedyante na si Vic Soto. Matapos humina ang karera ni Cynthia Luster sa Pilipinas, ay nagpa siya itong bumalik sa kanilang bansa sa Japan at doon na permanenteng manirahan kung saan nandun rin ang kanyang mga magulang at ibang kamag-anak. Masaya na tahimik ang kanilang buhay sa Japan. Retirado na ito ngunit aktibo pa rin ito sa pagsulong ng turismo sa kanilang bansa. Kasalukuyan din siyang co-founder at teaching staff ng Yukari Ōshima Action School kung saan siya nagtuturo ng training para sa mga kabataan na nais pasukin ang action movie. Nakamamangha na kahit humina na ang kanyang karera sa showbiz industry, ay nakatutuwa pa rin isipin na nais pa rin niyang ipasa ang kanyang kaalaman sa mga kabataan na nais pasukin ang mga martial arts. Salamat po sa inyong panonood.